Ngayon, hindi lang sa telebisyon maaaring makuha ang balita. Malaki na ang impluwensya ng internet sa buhay ng mga Pilipino. Kaya naman sa pamamagitan ng GMAnews.tv, mas lumawak pa ang mapagkukunan ng balita at impormasyon. Hindi katulad ng mga tinatawag na old media o legacy media, katulad ng dyaryo o television, radio, ang internet walang rigid na schedule para sa pagpapahayag. Ang balita sa amin, 24/7. Pag may mangyari, pwede namin i-upload ka agad. Hindi katulad sa ibang media, madalas mag-aantay ka pa ng oras. Dahil sa GMAnews.tv, nagkaroon din ng 24 oras na virtual wake at live coverage ng GMA News sa funeral march ng dating Pangulo. Maaari nyo gamitin ang interactive map ng GMAnews.tv. Naging instrumento rin ang virtual map ng website sa search and rescue operations matapos na masalanta ang marami nating kababayan ng bagyong Ondoy at Pepe. Sa news gathering, ang laking epekto ng internet dahil unang-una, interactive ito. Ang ibig sabihin ay hindi ito one-way street. Halos lahat ng users ng internet, halos lahat ng readers ng balita sa internet ay pwede rin maging producers sa pamamagitan ng pagpapadala ng mga litrato o video. Ngayon, patuloy namin tinututukan ang malagim na Maguindanao Massacre na gumulantang hindi lamang sa ating mga kababayan, kundi pati na rin sa buong mundo. Kabilang sa mga walang awang pinasla ang ilang mga kasamahan naming mamamahayag. Binalik kasi nila yung mga konbiktima doon sa sasakyan. Para plano, ilibing nila yung sasakyan. Andoon yung mga biktima sa loob. Para ilibing nila. So para walang traces na mangyari. Ituturing mo din niya ng pagbubusal. Pagbubusal sa pagbabalita. Pag ito ay humantong dun sa puntong matatakot na ang mga mamamahayag na kumuha ng balita dahil matatakot sila sa buhay nila, no? Ano na yan? Wala na yung press freedom. Mawawala na yan, di ba? At pag nawala ng press freedom ang isang bansa, ano ang papasok dyan? Di ba? Lahat na ng masasama papasok dyan. Habang kami naghihintay ng hustisya, kami magluluksa. Magluluksa para sa mga naniniwala sa demokrasya, subalit na biktima ng karahasan. Pero sa kabila ng banta sa demokrasya at sa kalayaan sa pamamahayag, lalong tumitibay ang misyon ng GMA News. Napaka-importante ngayon, mas ngayon kaysa nung nakalipas, na ang mga Pilipino mulat. Dapat alam nila yung nangyayari para sa ganon sila'y mulat, sila'y gising, para sila hindi malampasan, para hindi sila maloko, para ang mga Pilipino ang siyang makapagdesisyon sa kinabukasan nila at hindi yung iba na ang interes ay sarili lamang. Tayo ay tried and tested na, ipagpapatuloy natin itong ating policy na we will be true to ourselves and to the viewers. At kung anong sinasabi natin, yun ang ating gagawin. Sa pagdaloy ng panahon, ang aming tungkulin bilang tagapagpaalala ng nakaraan at tagapagtala ng kasalukuyan ay lalo pa naming pahahalagahan. Ito'y upang makatulong sa paglikha ng mas magandang kinabukasan para sa ating bayan. Magandang gabi po at maraming maraming salamat sa inyong pagtitiwala.
You've been part of historic news events on Limang Dekada, the GMA News 50th Anniversary Special, presented by San Miguel B.